Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay maghilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iyay walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinunghaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Maliban sa paggabay, may isang bagay pang naidudulot ang mga salita ni Jesus. Hindi makatitikim ng kamatayan ang sinumang nagsasabuhay ng mga ito. Ngunit anong uri ba ng kamatayan ang tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Ito ang kamatayang pangkaluluwa at hindi ang pisikal na uri. Ito ang uri ng kamatayang dulot o bunga ng kasalanan. Habang patuloy sa pagkakasala ang tao, mas lalo siyang nakararanas ng kamatayang pangkaluluwa. Dahil sa kusang pagkakasala, kusa ring pinipili ng tao na ilayo ang kanyang sarili sa piling ng Diyos. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya nararamdaman ang kanyang presensya. Sa pagsasabuhay naman ng mga salita ni Jesus, nararanasan ng tao ang buhay kapiling ang Diyos, isang buhay na ganap at malaya sa tukso at kasalanan. Pagsasagawa. Mataimtim ba ang aking pakikinig sa salita ni Jesus? Ang salita ni Jesus ay salitang nagdadala sa atin patungo sa Diyos na buhay.